live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kahapon nasa 2,000 na lang ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, ngayong araw, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang buwan, hindi umabot ng 2,000 ang new cases sa Pilipinas. Sa tala ng DOH, 1,987 ang new cases ngayong araw. Kaya sa kabuuan, 228,403 na po ang lahat ng nagpositibo sa COVID sa bansa. 65,240 naman ang active cases o yung mga hindi pa gumagaling. Nadagdagan ng 880 yung mga gumaling, kaya ngayon ay 159,475. 159,475 na ang lahat ng mga gumaling sa sakit. Tumaas siya naman po ng 65 ngayong araw na ito yung bilang ng mga namatay, 65. Kaya 3,688 na ang lahat ng mga namatay. Kinekwestiyon ang mga naulila ng transgender na si Jennifer Laude ang pagbibigay ng good conduct time allowance sa nakapatay sa kanya na si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Dahil sa GCTA, mapapaaga na po ang paglaya ni Pemberton. Pero giit ng pamilya Laude, ano ang basehan ng GCTA gayong mag-isa lang sa De Erco na kulungan sa Camp Aguinaldo si Pemberton? Ganito rin ang saloobin ng takapagsalita ng Pangulo si Harry Roque na tumayo noong abogado ng pamilya Laude. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa labas ng Department of Justice, nagprotesta ang ilang LGBT groups para tutulan ang napipintong pagpapalaya kay Joseph Scott Pemberton na nakulong matapos mahatulan sa pagpatay kay Jennifer Laude noong 2014. Kasabay yan ang paghahain ng kampo ng pamilya Laude ng motion for reconsideration sa Olongapo City RTC na siya nag-utos ng pagpapalaya kay Pemberton dahil sa good conduct time allowance. Ito yung pagbawas ng panahon ng pagkakakulong sa isang bilanggo na nagpakita ng kabutihang asal habang nakakulong. Mahigit 5 taon pa lang ang nasa-serve ni Pemberton sa 10 taon niyang sentensya. The family feels so devastated, no? Feeling nila parang ano ba ito ng isa, no? 'Di ba? Kaya pala nagmamadali na magbayad, yung pala meron pa lang ganito mga ginagawa. Kasi from the very beginning, hindi namin alam. Hindi alam ng family, hindi ko alam. Hindi po matanggap ng pamilya Laude na good conduct siya. Edi sana kung good conduct siya, edi sana nag-apologize siya sa amin. Di po ba? Tapos sabihin mo mabait siya, nagsosolo lang naman siya sa kulungan. Edi sana lahat na lang ng taong nakakulong, palayain. Sabi ng abogado ng mga Laude, walang basehan para mabigyan ng GCTA si Pemberton. Lalo't mag-isa lang naman siya sa kanyang piitan sa isang de aircon na container van sa loob ng Camp Aguinaldo. There is no records the time allowance supervisor of all the things that he did, such as records of his participation in rehabilitation, in mga authorized work activities or any exemplary deeds. Walang ganon. There should be a recommendation from the Management Screening and Evaluation Committee. Wala rin yun. What has he done? Kung nandun lang siya, solo siya, lumilipas ang 24 oras na nagsosolo lang siya, anong good conduct doon? Diba? Wala. Defined by law kung ano yung good conduct. Merong measure eh. Kaya tanong ni Suarez, ano ang naging basehan ng korte para palayain na maaga si Pemberton? There is no material basis for the good conduct. Mm-hmm. There is here a clear violation of due process and there is here a clear injustice. Nakatanggap na raw ng abiso si Presidential Spokesperson Harry Roque na inihinto muna ng Bureau of Corrections ang pagproseso sa pagpapalaya kay Pemberton habang may pending na motion for reconsideration ang pamilya Laude. Naging abogado rin noon ng pamilya Laude si Roque na sang-ayon sa mga argumento ng kampo ni Laude. Ang sabi po sa batas, yung allowance for good conduct dapat rinirekomenda ng Bureau of Corrections, mm-hmm, o kaya yung jail warden. Pero dahil siya po ay nakulong sa ginintoang hawla, wala namang ganyang rekomendasyon. Ang napagtataka, paano siya nagkaroon ng allowance for good conduct? Wala naman siya ibang kasama doon sa ginintoang hawla niya.
Mm-hmm. Ang kasama niya ibang mga Amerikanong sundalo rin na para pagang everyday walang nangyari, no? Nais namang ipabusisi ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon Committee ang GCTA ni Pemberton. Kailangan daw kasing maipakita sa mga nagrereklamo kung tama nga ba o hindi ang computation sa GCTA nito. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Para sa bagong pinuno ng PhilHealth, si Attorney Dante Giran, wala raw kaibig-kaibigan pagdating sa investigasyon sa umano'y malawakang anomalya sa PhilHealth. Ebidensya raw ang kanyang pagbabasihan. Pabor din daw siya na bigyan ng emergency power si Pangulong Duterte para solusyunan ang issue sa PhilHealth. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi raw haharangin ni bagong talagang PhilHealth President at CEO Dante Giran ang pagsasampa ng kaso maski laban kina PhilHealth ex officio chairman at Health Secretary Francisco Duque III at pinalitan niyang si retired General Ricardo Morales. Yan ay kumimakitang ebidensya ang task force na binuo ng Pangulo para imbestigahan ang mga anomalya sa PhilHealth. I cannot stop evidence. I don't have enough discretion to stop evidence. Kaibigan o hindi kaibigan, pareho lang ang treatment. Whoever gets hurt, whoever sa amin mapapailan ng kaso, it's beyond my discretion. What matters most is ano po ang sinabi ng ebidensya. Inirekomenda na ng Senado na kasuhan sina Duque at Morales ng graft and corruption. Sabi ni Senate President Tito Soto na ibigay na nila ang mga dokumento sa DOJ at sa Ombudsman. Patapos na rin ang investigasyon ng task force na pinungunahan ni Justice Secretary Minardo Guevara. The President will respect the findings of his own task force. The President will defer to the finding of the task force. Pabor si bagong dalagang PhilHealth President at CEO Dante Giran sa iniisip ng Kamara na bigyan ng emergency power si Pangulong Duterte para masolusyonan ang mga anomalya sa PhilHealth. Maganda. Napakaganda po. Ang Malacañang gusto munang makita kung paano ang gustong gawin ng Kamara sa emergency power sa Pangulo pero nasa kapangyarihan naman daw ito ng Kongreso. Kung may emergency powers daw ang Pangulo, pwede daw nitong buwagin ang PhilHealth tulad ng dating proposal ni Roque nang iakda niya ang Universal Healthcare Law sa Kamara. Nais ko sanang palitan ng National Health Service. No? Kasi nga pag binuwag mo, pwede mo tanggalin lahat ng tao dyan, lahat ng bulok, tatanggalin mo, mabilis po. Eh ngayon, kinakailangan mag-due process pa at magkukorte-korte pa sila. Aminado si Girana, dating hepe ng National Bureau of Investigation o NBI, bago pa sa kanya ang PhilHealth. I admit, ano bang alam ko sa public health? Of course, aaralin ko yan. Alangan ang sasabihin ko na alam ko na hindi ko alam. I have to talk to experts, to refer to experts, to give me inputs. You know, we don't have the monopoly of wisdom. Ilan sa mga nakikita na ngayon na Girana problema sa PhilHealth ang legal sector mismo nito. Talamak din daw ang mga fake claims, upcasing, bribery at favoritism ng PhilHealth sa ilang mga ospital na nare-reimburse agad pero may ibang delayed. Ayusin natin ang legal office natin within PhilHealth kasi itong nag-legalize ng illegality. Sa ngayon, tila hindi pa makagalaw si Giran, hindi pa nare-reshuffle ang mga regional vice presidents ng PhilHealth tulad ng utos ng Pangulo dahil wala pa raw siyang appointment papers. I don't still have the appointment papers at the meantime. Wala pa akong papel, but even this early, I'm already preparing myself. Does he have an appointment paper? Yes, I believe he has, no? Because no less than the president announced it, no? Hindi nakakarating sa kanya, siguro time lag lang yan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 oras. Ipinasara at pinagpapaliwanag ang diagnostic center na pinagmulan ng mga gamit ng mga rapid test kit na nagkalat sa kalsada sa Maynila. Ipinatawag din ng pulisya ang dalawang mga lakal na nakakuha ng sakok naglalaman ng mga test kit. Nakatutok si Mai Bermudez. Ang mga gamit ng test kits na yan na isa-isang nahulog mula sa sako ng isang mangangalakal sa Maynila, natunto ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nagmula pala dito sa CP Diagnostic Center sa Quiapo. Ipinasara ang diagnostic center at bibigyan ng 3 araw para magsumite ng paliwanag. Agad nating ginawa yung ating show cause, no, na inutos atin ng ating mahal na alkalde na bigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag. Mabigat ito eh. We will comply. Yes po. Okay. We apologize for any... It was a mistake. Hanggang walang resolusyon,
mananatiling sarado ang CP Diagnostic Center. So in the absence of the explanation, for the meantime, we might go to the revocation of their permit, business permit. Now it's up to DOH if they're going to revoke also their license to operate as clinic. Ipinatawag din sa MPD Station 4 kagabi ang dalawang mangangalakal na nakakuha ng sakong may laman ng tinatayang nasa 200 rapid test kits. Hindi raw nila akalaing mapanganib na medical waste ang laman nito. Pwede ko po ang alkal yun. Nilagay ko lang po sa banda yun. Sabi po kasi sa akin kalakal eh. Kaya ayun, doon na nangyari yun. Nalagay sa banda. Di na rin nila namalayan na butas pala ang sako. Hindi po namin sinasadya yun, kusang nangyari po yun. Talagang hindi ko nga po alam na meron dun eh. Nagulat nga rin po ako eh. Magiging witness sila dun, laban dun sa place of origin na pinagmula ng mga nagkalat na rapid test kit. Alinsunod sa pamantayan ng Department of Health, ayon sa DENR, dapat nakalagay sa dilaw na plastic bag ang medical wastes. Kaya babala ng DENR sa mga hindi susunod sa tamang pagtatapon ng mapanganib na medical waste, may karampatang parusang maaari silang kaharapin. It will fall with yung RA 6969, wherein yung proper handling nitong hazardous waste and toxic substance, malamang doon pumasok yan dahil hindi nila na asikaso ng maayos kung saan yung proper disposal. So we're looking into it and our people are there already to check on it and at the same time, of course, make legal action against this unscrupulous diagnostic center. Ayon kay Undersecretary Antiporda, magkakaroon ng programa ang ahensya na magpapamigay sa mga barangay sa buong bansa ng yellow bin para sa infectious waste. One yellow bin wherein identified kung saan titatapon yung mga household healthcare waste na yan. Would you imagine we protected ourselves dito sa mga face mask nito, yung virus na protektahan natin, sarili natin. And yet, pag tinapon natin, ibabalik lang din sa atin yung virus. I don't think that's good, no? May Bermudez, Nakatutok, 24 Oras. Sa 200,000 kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, 6% o mahigit 13,000 ay mga bata. Ang ilan sa kanila naka-confine sa Philippine Children's Medical Center. At dahil bawal magbantay ang kanilang mga magulang, ang mga medical staff ng ospital po ang tumatayong sandigan ng mga batang pasyente. At yan po ang tinutukan ni Salim Refran, exclusive. God our Father, we come to you in our need. Sa dasal nagsisimula ang duty ng mga doktor at nurse ng COVID ward na ito sa Philippine Children's Medical Center. Ang kanilang mga alaga, mga batang confirmed o suspect COVID cases. Pero dahil bawal magbantay ang mga magulang, ang medical staff ng ospital ang pumupuno sa kanilang mga pangangailangan. Umiiyak sila, mama, mama, tapos sasabihin mo sa kanila na si mama nag-aantay sa labas, babalikan ka na lang niya pag magaling ka na. Tapos kahit anong reassure mo sa kanila, talagang ang hirap na makita na naghihirap na nga sila sa sakit nila. Tapos wala pa silang kasama. Kasi syempre hindi naman nila kami kilala. Tapos kakaiba pa yung suot namin. So iba yung sort of trauma na na-experience nila pag na-admit sila doon. Sa 22 pasyente sa ward, 5 ang kritikal na pawang intubated dahil hirap sa paghinga. 2 sa kanila, mga bagong silang na sanggol na may pneumonia. Ang umuuko pa sa ibang mga kama, mga batang may iba pang mga karamdaman tulad ng cancer, chronic kidney disease, cerebral palsy, meningitis at epilepsy pero nagpapakita na ng sintomas ng COVID-19. Nasa 30 to 50 ang COVID bed capacity ng ospital. Kung wala kang ibang sakit, no, generally talagang magre-recover ka. Mahirap talaga pag may underlying condition yan kasi sila ang magkakaroon ng komplikasyon. Sa mura nilang edad, kakaibang tapang na raw ang pinapakita ng mga bata. Sabi niya sa akin, "Dok, andiyan ba si mama sa labas?" Sabi ko, "Oo, andiyan lang naman si mama mo sa labas. Bakit? May gusto kang pasabi." "Dok, sabihin mo lalaban ako." Hindi ko niyang sabihan ko siya. Doon mo makikita na parang kahit gano'ng kahirap sa tingin ko yung trabaho ko,
iba yung pinagdadaanan ng mga bata na may sakit. And for him to say na, Doc, lalaban ako, my God, sige, lalaban ako with you, kuya. Game, tutulungan kita. Pero ang pasyenteng ito ni Doc Mara, hindi na niya inabutan sa sumunod niyang duty. Pumanaw ang bata. 14 na ang nasasawi dahil sa COVID-19 sa ospital. Awang-awa ako sa magulang, awang-awa ako sa bata. Sa tent sa labas ng ospital, matyagang naghihintay ang mga nag-aalalang magulang. Tuwing ako ipapatawag ng doktor, talagang nanginginig po ako kasi ang nasa isip ko po, hindi ko alam kung ano na naman po ang sasabihin sa akin. Nakakatakot siya na sa tingin ko mawawala na yung anak ko. Pero mas marami naman sa kanilang mga batang pasyente ang gumagaling. 29 na ang naka-recover at nakauwi mula noong Marso. Yung mga magte-thank you lang sa na simple. Thank you ate, thank you kuya. Sobrang nakakataba na ng puso yun eh. Kasi para makapagsabi sila ng thank you, ibig sabihin pinagkatiwalaan ka nila eh. Na nagpapasalamat sila na ginawa mo yung best mo para gumaling siya. Kasama sa casualty sa digmaan kontra COVID-19, ang mga bata, wala man silang kakayanan na depensahan ang kanilang mga sarili, hindi naman nawawala ang mga handang lumaban para sa kanila. Patunay na sa kabila ng hirap at pagod, kayang-kaya itong mapagtagumpayan. Sa Lima, Rafra, Nakatutok, 24 oras. Binatikos ang chairman ng National Youth Commission dahil sa isang billboard niya sa Pasig City. Mas malaki pa raw kasi ang mukha niya sa billboard kaysa sa mga paalalang pag-iingat sa COVID-19. Pinatanggal na yan ang NYC chair, pero meron siyang paliwanag. Nakatutok si Maki Pulido. Tungkol sa COVID-19 prevention ang billboard na ito sa Pasig City. Pero ang agad mong mapapansin, mas malaki pa rito ang mukha ng chairman ng National Youth Commission na si Undersecretary Ryan Enriquez. Napunatuloy ito ng mga netizen at ng grupong Akbayan Youth. Kakabababa ng kaso ng COVID yung mukha niya. As public officials, syempre nandoon tayo dapat sa level na self-regulate tayo when it comes to promoting ourselves. Depensa naman Enriquez, meron daw kasing nagpapanggap na chairman ng NYC na nangunguha pa umano ng pera sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya mabuti raw na makita ang mukha niya bilang ang totoong NYC chairman. Eh sabi ko nga sa artista noon, sige, ayaw mo lang malaki mukha, pati alam nila na kayo. Na ako po ang chairman ng NYC. So, siguro po, nasobraan po sa laki. Oo. Masyado nang malaki po yung ating mukha. So, aminado lang po tayo. Rumingin po tayo ng patente. Sa batikos naman ng ilang netizen na nasayang lang daw ang nawaldas sa kaban ng bayan, sagot ni Enriquez. Wala pong kontrol ng gobyerno yung ginastos diyan. Ito po ay pagmamayari po ng aming pamilya. Ang hirap paniwalaan kasi in the past few weeks nakita po natin na merong COA report, Commission Audit Report, na nasabi doon na parang nag-overspend daw yung National Youth Commission. Sa mga tumatawag naman sa kanya na EPAL. Diretsa na po tayo. EPAL na raw po kayo, EPAL. Kung EPAL po ang aking pakay, sana po matagal ko na pong ginawa. Kasunod ng viral post, bumuhos din online ang hashtag na Enriquez resign. Pero nanindigan ang NYC chairman. Kasi sabi ko, ba't po ako mag-resign? Kawawa po yung susunod sa chairman ng NYC. Sa huli, pinatanggal na kahapon ni Enriquez ang naturang billboard sa Pasig. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Negatibo ang resulta ng COVID-19 swab test ng rape slay convict at dating Kalawan Mayor na si Antonio Sanchez. Ayon sa New Bilibid Prison, stable ang kondisyon at malakas na si Sanchez. Hindi na raw siya naka-dextrose. Papagaling na raw siya at hindi kailangang ilipat mula sa NBP Hospital. Ang diagnosis daw kay Sanchez, moderate risk community acquired pneumonia. Resolved naman ang kanyang acute gastroenteritis. Ang iba pa raw niyang karamdaman, chronic kidney disease, type 2 diabetes at paglaki ng prostate. Nitong Lunes, nagpaswab si Sanchez matapos magpositibo sa rapid test. Nakuhaan pa siya ng video kahapon sa Building 1 ng maximum security compound ng Bilibid. Nakaranas siya ng pagdudumi at pagsusuka nitong mga nakaraang araw. Hello mga kapuso! Ayan, habang naka-stay at home, pwedeng-pwede mo nang mapanood ang inyong favorite movies at Kapuso TV shows
for free. Streaming na yan sa GMA Network YouTube channel ngayong September lang, kaya huwag palampasin. Ichichika sa atin yan ni Nelson Canlas. Kamakailan inilaunch ng YouTube ang Superstream at nakipagpartner sila sa iba't ibang media outfit kabilang na ang GMA Network. Sa first week ng Superstream, mapapanood ang Mulawin the Movie, Meant to Be, Instant Mommy, Above the Clouds, Sana Dati, Asintado, Spirit of the Glass 2 at Overtime. Welcome to Enteng Cabisote. Mapapanood din ang Enteng Cabisote 10 and the Abangers. Si Agimat at si Enteng Cabisote, Kiko and Lala, Saucy Problems, I Will Always Love You, at Barbie the Wonder Becky. Pwede nyo ring balikan ang mga eksena sa TV series na TGIS, The Half-Sisters, Dragon Lady, Anak ni Waray versus Anak ni Biday, Bilangin ang Bituin sa Langit, at Love of My Life. Ayon sa YouTube, pwedeng mag-binge watch ang users ng more than 300 hours of blockbuster local video content. Abangan ang iba pang set ng movies in the coming weeks. Bisitahin lang ang official YouTube channel ng GMA Network and make sure to subscribe. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, imbis na bigyan ng palugit, pinahiya at pinagbantaan pa ng mga nasa likod ng mga online lending app ang ilang nangungutang sa kanila pero hindi agad makabayad sa itinaktang araw. Alam niyo, ganyan din ang modus po, ganyan din ang sistema ng mga credit kumpanya sa credit card ng mga banko pag naniningil. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, posibleng managot sa batas ang mga manghihiya online. Nakatutok si Emil Sumangil. Kinapos sa pera si Liza, di niya tunay na pangalan, nang tumama ang pandemya. Kaya tumakbo siya sa isang online lending app para mangutang. Ano kay single parent, so kailangan ko that time is pandagdag ng tuition. Agad daw inaprubahan ang 4,000 piso niyang loan pero nang mabigo siyang mabayaran ito sa takdang petsa. Nung due date ko na, is sabi ko, pwede ko bang partial muna? Doon na siya nag-start na, ma'am, hindi pwede. Pag hindi mo final payment yan till 5 p.m, ibabayaran ka namin. Tinotoo raw nang nagpautang ang banta at una siyang hiniya sa mga kadugupan niya. Dinamay na kanya kasi yung mga pamangkin ko, which is sila yung mga contact reference ko. Nilagay na niya as scammer, ganyan, scammer alert. If makikita niyo, paki-ano na lang sa police station. Sabi ko, bakit ganito sila? Alam niyo naman kung na pandemic ngayon, bakit ayaw niyong magkaroon ng konting konsiderasyon. Si Janine, di rin niya tunay na pangalan, isang medical frontliner sa Bukidnon, umutang din siya sa isang online lending app ng 1,000 piso ng maospitalang anak. At nang madelay na raw siyang magbayad, sa mga Facebook post niya raw nagkomento ang nagpautang sa kanya para siya singilin at hiyain. Hinihingi ako ng extension o kung ano ba ang pwede kong gawin na para hindi naman yung isang butuhang bayad. Kasi nga mahirap, nahihirapan ako kasi previously na-admit yung anak ko, kaya nag-overdue ako. Eh, hindi nila maintindihan. Sabi nila na pinagloloko ko daw sila, huwag ko daw silang bibigyan ng mga ganyang rason kasi daw hindi sila naniniwala. Hinarasa nila ako, pinagmumura nila ako. Si Joy, di rin tunay na pangalan. Isang bank executive naman, tinakot ng pinagkakautangan niya na isusumbong siya sa mga boss niya kung hindi makakapagbayad. Siyempre ako po, nagpatrabaho po as frontliner. Siyempre, natatakot din po ako na mawalan ng trabaho pag nalaman po ng company. Sana po, mapasara na lang po yun para wala na mabiktima. Ang caregiver naman ay tatago natin sa pangalang Rina. Masasakit na salita raw ang inaabot sa kada siya sisingilin ng nagpautang sa kanya. Sabihan ka pa ng baboy, tanga. Pinanganak ang hampas lupa. Lahat po ng pangit na salita. May police daw po magpupunta sa akin sa NBI kasi lumabas na daw po yung warrant ko. Ako. Pag hindi daw po ako nagbayad, magbabarilin daw po yung bahay namin. Aminado si Rina at ng iba pang nakausap namin, ang utang ay utang na dapat bayaran. Pero yung yurakan ng kanilang dangal ay iba na raw usapan. Nakalagay ko sa agreement.
agreement nila doon bago ka po mag-loan na kung wala kang pambayad, pwede ka magbayad ng penalty or extension. Pero hindi naman po nakalagay sa kontrata po na may karapatan na silang murahin kami, walang hiyain kami, pati mga contact namin tinatawagan po nila. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, posibleng managot sa batas ang mga mamamahiya ng kapwa online. Iwasan po natin yung pamamahiya sa iba't ibang online platforms natin, no? Kasi pwede po tayong maging liable po dyan. Depende po, yes sir, sa gravity ng post na or yung mga remarks na ipopost natin against dun sa mga nakautang sa atin. Ito mga nakakapanirang mga text at nakakapanakot na mga text, no? Ay kailangan maipresent yung ebidensyang ito. No? Pangalawa, iyan po ay pwede nyo idulog po sa amin, ano? Bilang at magreklamo. Emil Sumangil, Nakatutok 24 Oras. Isang matandang babae ang sinagip ng mga taga-barangay sa Maynila matapos siyang abandonahin ng dalawang lalaki sa tabing kalsada. Ang kaawa-awang matanda, namumutla at hinaing-hinang-hina na raw siya. Nakatutok si June Veneracion. Sino ba naman ang hindi maaawa kapag ganito ang makikita? Isang matandang babae na naka-adult diaper ang nakahiga sa karton sa ilalim ng MacArthur Bridge sa Maynila. At ang mas masakla pa, ang matanda ay inabando na pala. Nakakaawa nga eh, naawa, parang naano ang puso ko. Siyempre, may magulang rin ako. Hindi ko nga maintindihan eh, kasi parang ano siya ng utal-utal. Sabi ng mga nakasaksi, sa tapat ng chapel ng barangay 303 Zone 29, iniwan ang matanda ng dalawang lalaki kahapon ng tanghali. Tapos ay nag-alisa na sila. May mga nakakitang nabibilad na ang matanda sa ilalim ng tirik na araw. Mainitan yun ng matanda, kawawa naman. Nilagay namin dyan sa dito sa ilalim ng tulay. Itinawag nila ito sa barangay bago magtanghali nang ma-rescue ang matanda sa ilalim ng tulay. Mga naka-PPE pa ang sumundo sa kanya sa barangay hall. Namumutla at hinang-hina na raw ang matanda. Nakilala na kung sino ang matanda, pero hindi namin ilalabas ang kanyang pangalan para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na ho ugaling tao yung ginawa nyo. Kung may problema kayo doon sa matanda, sana inihanap nyo na ng institusyon na paglalagakan. Hindi yung katulad na parang basura nyo lang na iiwan. Lalong-lalo na sa nag-iwan nung matanda, ay hinahunting ka namin dito talaga. Nasa pangangalaga na ngayon ng Manila Department of Social Welfare ang matanda. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Larawan ng diskarte at pagpupursige ang isang delivery rider na nag-viral sa social media kamakailan. Alang-alang sa kanyang pangarap, isinasabay niya sa kanyang trabaho ang pag-attend sa online class. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Viral ang larawang ito ng delivery rider na si Ax Valerio na ipinost ng kapwa rider na si Christian Lawrence Nunez. Makikita si Ax sakay ng kanyang motorsiklo, nakaparada sa gilid ng kalsada habang nakatutok sa kanyang cellphone. Sa isa pang larawan, tila busy-busy si Ax sa pagsusulat sa kanyang notebook. Ayon sa uploader, dumadulo pala noon si Ax sa kanyang online class. Hanggang ngayong hapon, pumalo na sa mahigit 70,000 likes at mahigit 60,000 shares ang post at karamihan sa libu-libong comments, papuri at paghanga kay Ax. Sana makita ng mga ibang estudyante na hindi yad lang yung kahirapan para makamit mo yung tagumpay mo sa buhay. Who are you? Gagawa? Axel? Present po, sir. Sa silong ng isang saradong tindahan sa Paranaque, inabot ng pagkapacheck ng attendance si Ax para sa kanyang online class. Nang aming makausap bago magsimula ang kanyang online class, alas 12 ng tanghali kanina. Third year communication arts student na siya sa isang universidad at pangarap niya mag-iisang direktor sa teatro o pelikula balang araw. Pero higit sa pangarap para sa sarili, pamilya ang inspirasyon ni Ax kung bakit pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral. Malaking bagay ang 1,000 pisong kita na binubuno niya mula alas 10 ng umaga hanggang 10 oras ng gabi. Ang mga oras sa pagitan ng mga klase niya, inilalaan sa pagde-deliver. Sobrang hirap pero pag iniisip ko po kasi yung family ko, talagang nagpupursigil po talaga ako eh. Na-stroke ang ama ni Ax kaya hindi na makapagtinda. Ang kanya namang ina hindi rin makapagtrabaho dahil siya nag-aalaga sa kanyang may sakit na mister. Talagang nagiging parang proud ka naman at least may anak kang ganyan na talagang tumitingin sa iyo, makita.
sana sila ng mga ibang batang example. Sana po maging inspiration siya ng mga kabataan na maging matulungin din sa kanilang pamilya kung ano at mag-aral mabuti. Kung sa isang karaniwang mag-aaral, mahirap ng online class, paano pa kaya kung sabayan pa ito ng pagtatrabaho at ang study room mo sa gilid ng kalsada? Aminado si Ax, minsan nahihiya siya, pero sa bandang huli, nais niya magsilbing inspirasyon para sa mga tulad niyang buong tapang na lumalaban sa hamon ng buhay. Naka-opcam lang po ko, tsaka off na audio kasi po, ayun po, na parang nahihiya rin po kasi syempre nasa labas po ko, tapos yung mga klase ko nasa loob ng bahay. Pero para sa akin, wala na po yun eh. Huwag po tayong susuko kahit sobrang hirap, laban lang kasi sa uli naman po makakamtan din natin yung gusto natin eh. Basta nagsisikap lang po tayo. Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Ang mga nakagawi ang party, reunion at siksikang simbang gabi at Christmas shopping, hindi raw uubra sa darating na kapaskuhan dahil nga sa COVID pandemic. Kung ganyan, paano kaya magiging merry ang Christmas ng mga Pinoy? Yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Only in the Philippines, sa unang araw pa lang ng Setyembre, nasilaya na si Santa Claus. Pero ang Santa na yan, naka-face mask at face shield. Ito ang bumubungad sa lahat ng pumapasok sa tindahang ito sa Maynila na nagtitinda ng samut-saring imahe ni Santa Claus. Isang palatandaan ng kakaibang Pasko sa panahon ng pandemya na maaaring asahan ng mga Pilipino. Maging si Trade Secretary Ramon Lopez, nakikita na magbabago ang ilan nating nakasanayan tuwing kapaskuhan, gaya ng pagpasyal sa malls at pamimili sa mga bazaar at tiyangge. Asahan na raw ang patuloy na pagsusuot ng face mask, face shield, palagi ang paghuhugas ng kamay at physical distancing. As we reopen the economy, itong behavior na to will be needed hanggang next year, hanggang walang vaccine, hanggang walang bisang gamot at treatment. Na sigurado. Talagang ibig sabihin, doble pag-iingat tayo sa prevention. Kung dati siksikan ang mga mall at mga tiyangge sa mga Christmas shopper, ngayon kailangan na raw masunod pa rin ang physical distancing at mga health protocol. Sa tingin po namin, pwede naman ho yan. Basta ho, hindi sila magkakadikit at ang crowd ay kontrolado pa rin. In the same way na sa bawat tindahan, di ba, meron tayong parang maximum number of shoppers inside at any given point in time para maiwasan yung crowding, yung pagsisiksikan sa bazaar area. Paano naman ang iba pang tradisyon tuwing Pasko, gaya ng mga party, reunion, caroling, pagsisimba kahit na siksikan ng tao? Ayon kay dating Health Secretary Manuel Dayrit, hanggat walang aprobadong bakuna na tiyak na ligtas gamitin, hindi muna magagawa ito. Siguro stay at home na lang ang mangyayari. Kasi base sa ating eksperyensya, pwede talagang sumiklab yung epidemic at any time with social gatherings. Virtual na lang lahat yan, yung mga caroling. Pero alam mo, ang pwede mangyari dito, magka-caroling ka, pero from different places, yung choir. Kung sa bagay, may iba't ibang paraan naman para mairaos ang Pasko. Sa Dingras, Ilocos Norte, bakas ang pananabik sa mukha ng mga batang ito habang nagsasabit ng palamuti sa Christmas tree na ipinuwesto sa harap ng kanilang bahay. Ang aking inaanak na si Jessie, tanggap na raw na hindi siya makakapunta sa mga Christmas party at makakapasyal tulad ng dati. Pero may mga ideya raw siya kung paano magiging merry ang Christmas na mga musmos tulad niya. Pwede pa kayang magkita-kita tayo sa darating na Pasko? Pwede naman po, pero sa Zoom lang po. Ade, paano yan? Pag sa Zoom lang magkikita, paano yung mga gift? Pwede naman po, padala. Okay lang sa'yo, wala kang gift? Hmm. Ano ba important? Magkakakita yung mga tao. In person, ano kaya po, basta po makakita lang po yung mga bahay, mahal lang po nila sa buhay. Tunay nga na binago ng COVID-19 pandemic ang buhay, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At para sa ilang mga Pilipino na halos kalahating taon ang nagtitiis sa iba't ibang uri ng community quarantine, handa raw silang mag-adjust para manatiling ligtas. Family gathering lang, wala nang katulad ng dati.
Ganun na lang. We have to spend our Christmas na masaya pa rin. Kahit may pandemic sa paligid, kailangan masaya pa rin tayo mga Filipino. Siguro isa-celebrate namin ng Christmas na simple gatherings and simple foods sa table. Siguro mag-ingat sila sa mga inaanak ko. Mag-ingat sila this Christmas. Meron naman akong bibigay sa kanila. Kahit pandemic, meron naman akong trabaho. Welcome naman, kahit naman may pandemic, syempre hindi pwedeng kalimutan yung mga inaanak, di ba? Kahit papano pwede mo naman silang bigyan kahit pa konti-konti. Sa mga inaanak ko, utang muna. Next year na lang pag okay na wala ng COVID. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang mahigit isang linggo, sumuko na ang driver na nakabangga at nakapatay sa isang nurse sa Maynila. Nag-sorry ang driver at nagsabing natakot daw siya at naghanap muna ng mapagkakatiwalaan para siya'y sumuko. Tinutukan niya ni Rafi Tima. Paghingi ng tawad at paumanhin ang tanging nasambit ni Muhammad Ali Sulaiman sa harap ni Manila Mayor Esco Moreno nang magharap sila sa opisina ng alkalde ngayong hapon. Si Sulaiman ang nagmamaneho sa itim na pick-up na nakabangga at nakapatay sa nurse na si Renz Jason Perez nitong August 23 sa Maynila. Humihingi po ako ng paumanhin. Papatawaran sa nagawa kong aksidente. Sana mapatawad niyo ako sa aking nagawang kasalanan. Natakot daw si Sulaiman kaya siya nagtago at naghanapan ng tao mapagkakatiwalaan para sumuko kay Mayor Isko. Isang Muslim community leader ang kalaunan ay kumumbinsi sa suspect na sumuko na. Matatanda ang nanawagan ng alkalde sa driver ng pickup na lumantad, lalo pati isang frontliner ang kanyang napatay. Natunto ng mga pulis noong nakarang linggo ang mismo may-ari ng sasakyan, pero hindi nito agad sinabi na kapatid pala niya ang nagmamaneho ng mangyari ang insidente. Maging takdang aral sa atito sa pagpapahiram ng sasakyan. Dahil I think your lawyer will agree with me that there are some level of responsibility as owner of a vehicle. Ang pakiusap ko lang, kung po pwede, sana matulungan ninyo yung pamilya ng naulila. Nangako naman ang suspect na haharapin ang anumang asuntong isasampa laban sa kanya. Maraming salamat sa iyo at luminaw ang isipan mo na kaharapin na lamang kung ano ang magiging ending o magiging hatol sa iyo ng pagkakataon. Nasa City Hall din ang ama ng biktima pero sadyang hindi na sila pinagtagpo ng suspect. Bagamat nagdadalamhati pa, kinakaya na lang daw niyang pagkawala ng anak. Medyo nabunutan ho ng kaprasong tinit. Sana patas po laban. Hindi na siya sumagot kung napatawad na niya ang suspect. Pero may mensahe siya sa may-ari ng sasakyan na nangakong tutulong sa kanila. Ang pinakatulong na nila yung sinuko nila yung driver. Yun na lang po. Salamat po. Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Pasintabi po sa mga kumakain. Simula sa September 6, huhulihin at pagmumultahin na sa lungsod ng San Juan ang mga dumudura, sumisinga, sumusuka, umiihi at dumudumi sa pampublikong lugar. Kailangan na raw disiplinahin ang mga tao para maiwasan ang hawaan sa COVID-19. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. Dura dito, dura doon. Singa rito, singa roon. Pasintabi po. Pero kung dati, hanggang pandidiri lang ang katapat ng mga ganyang gawain. Ngayon, may parusa na para sa mga mahuhuling, pasintabi po ulit, dumudura, sumisinga, sumusuka, umiihi at dumudumi sa mga pampublikong lugar sa San Juan City. Kung tutuusin, hindi naman dapat dumudura, sumisinga o umiihi sa mga pampublikong lugar. Pero ang lokal na pamahalaan ng San Juan, minabuti nang magkaroon ng ordinansa tungkol dito para madisiplina ang mga tao at maiwasan na rin ang pagkalat ng virus, lalo na sa gitna ng pandemya. Yun na nga ang mismong iniwasan natin. Yung body fluids na galing sa isang tao na posibleng infected ng COVID-19. Natural lang naman daw na ubuhin minsan, o di kaya ay bumahing, pero dapat daw may face masks. If it's uncontrollable at dapat talaga ay takpan natin ang ating mga bibig o ilong. Isang paraan ng pagkakahawahan ng COVID-19 ang droplets na inilalabas ng katawan kapag umubo at bumahing ang isang tao. Pero sa mga walang pakundangang gumawa nito, dahil pag nahuli kayo, 500 pesos ang multa sa unang paglabag, 2,000 pesos sa pangalawang paglabag, at kung mahuhuli ka pa sa pangatlong pagkakataon, 5,000 pesos ang multa at dapat mag-attend sa seminar na gagawin ng City Health Office. Ang magkaibigang Leandro at Brian na parehas taga Bulacan, pabor sa ordinansa ng San Juan City. Maganda nga yung gano'n, kahit hindi sana sa San Juan, kahit sa ibang lugar.
para mapananatiling malinis, lalo na may mga virus ngayon. Mas maganda po yun, ma'am, para po maiwasan ang pagkalat ng virus. Para po hindi na, di na dumadami pa yung nagkakaroon ng virus. Welcome rin ito sa mga taga San Juan, kahit pa may kaakibat na multa. Paborka ba dito? Siyempre. Bakit? Para safe. Eh, pag nahuli ka, limandaan ang ganang multa. Eh, disiplina. Kaya magsumanan. Disiplina ang kailangan. Yung iba na didisiplina, pero ibang tao po, hindi po na, na didisiplina. Kaya dapat po bigyan po sila ng ano, violation. Bigyan ng leksyon. Opo. Okay na po yung para maraming matuto. Sumunod sa batas. Sa September 6 na ipatutupad ang nasabing ordinansa. At bilang tulong sa mga magpapatupad nito, kakabitan sila ng mga body camera. Makakatulong para sa mas maayos implementasyon ng ating mga ordinansa. Para wala nang room for interpretation, no? Kung totoo bang nagkasala o hindi. Noong Marso, ipinanukala na rin ni Senator Manny Pacquiao ang Anti-Spitting Act sa 2020, habang may kaparehong panukala rin sa Kamara noong 2019 na naglalayon na ipagbawal ang pagdura sa mga pampublikong lugar. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Isang Pilipino ang nailigtas habang 38 pang tripulante mula sa Pilipinas ang nawawala matapos tumaob ang kanilang barko sa gitna ng masungit na panahon sa East China Sea. Patuloy namang hinahanap ng Japanese Coast Guard ang mga nawawala nating kababayan. At nakatutok si JP Soriano. Madilim at maalo ng dagat sa isang bahagi ng East China Sea, malapit sa kanlurang bahagi ng Amahi-Oshima Island sa southwestern Japan gabi nitong Miyerkules. Makikita sa retrato ang barko ng Japan Coast Guard at ang isang taong naka-life vest at lumulutang sa dagat. Siya pala ay isa sa mga Pinoy crew member na sakay ng cargo ship ng Gulf Livestock 1 na nawawala matapos abutan ng bagyong Maysap. Ayon sa ulat na natanggap ng Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, nakita raw muna sa himpapawid ng Japan Coast Guard plane ang Pinoy crew member na palutang-lutang bago nahanap ng Japan Coast Guard vessel. Hindi pa nakakausap ng ating embahada ang Pinoy crew, pero siya raw ay ligtas at nasa pangangalaga pa ngayon ng Japan Coast Guard. Ayon sa ating polo o Philippine Labor Office sa Osaka, ang Pinoy crew ay ang 45 taong gulang na chief officer ng nawawalang cargo ship. Emosyonal si Catherine, ang asawa ng nailigtas na Pinoy crew na si Eduardo Sareno, nang makausap ng GMA News. Nakausap na niya si Eduardo na ngayon daw ay nasa ospital dahil sa tinamong mga sugat. Ikinuwento raw sa kanya ng mister na nagkaroon sila ng engine failure bago tamaan ng malakas na alon at tuluyang lumubog ang kanilang barko. Magulgul talaga ang sobra kasi hindi ko na siya tinong na mga kung ano. Sila takot, takot na nakuha. Sana yun din ang maramdaman ng mga katulad ko. Sana okay mga asawa nila makarating din sa kanila, makabalik sa kanila. May 38 Pinoy crew members na nawawala at hinahanap pa sila ngayon ng Japan Coast Guard. Umaasa ang Philippine Embassy na mailigtas sila. So far, 38 Filipinos seafarers have yet to be accounted for. Of course, this is as of this morning. So hopefully, we'll get more news within the day and hopefully, it's going to be good news. Naglayag mula New Zealand ang cargo ship noong August 14 patungong Port of Jingtang sa Tangshan, China. 43 ang crew member ng nawawalang cargo ship. Bukod sa mga Pinoy, nawawala rin ang ilan pang crew member mula sa New Zealand at Australia. Ang DFA, OMWA at Polo ay nakikipag-ugnayan na rin sa Corporal Ship Management and Manning Corporation. Hindi pa malinaw kung bakit naglayag ang cargo ship sa gitna ng masamang panahon. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Aprubado na po ng Kamara ang panukalang ideklara ang September 11 bilang Ferdinand Edralin Marcos Day sa Ilocos Norte. Kailangan pa itong magkaroon ng kahalintulad na panukala sa Senado bago tuluyang maisabatas. Pero ngayon pa lang, inaalmahan na ito ng ilang grupo. Nakatutok si Victoria Tulad. And about to the Committee on Rules. Sa botong 197 yes at 9 no, inaprubahan sa huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 7137 o ang Ferdinand Edralin Marcos Day. Sa ilalim ng panukalang batas, idedeklarang special non-working holiday sa Ilocos Norte ang September 11 para gunitain ang araw ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa naturang probinsya.
Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng tatlong kongresistang nag-akda ng panukalang batas pero hindi sila sumagot sa amin. Isa sa mga may akda ng House Bill ay si Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba, pamangkin ni Pangulong Marcos. At sa explanatory note ng orihinal na panukalang batas, sabi ni Barba, ito ay isang pagpupugay kay Marcos at sa kanyang mga nagawa umano para sa bansa bilang 10th Pangulo ng Pilipinas. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Senator Amy Marcos sa mga nagsulong ng holiday para sa kanyang ama. Ikinatuwa rin ito ni Lawag City Ilocos Norte Mayor Michael Marcos Quion na pamangkin ng dating Pangulo. Siyempre, I'm happy because that's recognizing my uncle, the late President Ferdinand Marcos. And I'm sure that the people of Ilocos Norte and Lawag City are very happy that we can celebrate. Matatandaan na noong 2017, idineklara ni Pangulong Duterte na special non-working holiday ang September 11 sa Ilocos Norte. Isang taon bago nito, pinayagan naman niya ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani sa kabila ng pagtutol ng ilang sektor. Ang makabayan block sa Kamara, ganoon na lang ang pagkondena sa House Bill 7137. Hindi raw dapat kalimutan ang mga karahasan, katiwalian at pang-aabuso sa karapatang pantao sa panahon ng martial law. Nakakagulat at nakakagalit na kailangan nating bigyan ng holiday ang isang magnanakaw at mamamatay tao. Bakit natin isa-celebrate ang 3,257 extrajudicial killings, 35,000 documented tortures, 77 forced disappearances, and 70,000 incarcerations sa ilalim ng dalawang dekadang madugong diktadura. It is despicable that this government is trying to sanitize the legacy of the Marcoses. Should never forget yung martial law, yung madilim na kasaysayan, kung kaya hindi kami makakapayag na ito ay gunitain. Para naman kay dating Commission on Human Rights Chair Eta Rosales, na isa sa libu-libong naging biktima ng human rights violations noong diktadoryang Marcos, lantarang kabastusan ang pagdedeklara ng Marcos Holiday. Pambabastos, kasuklam-suklam, at nakaka-insulto. Ang ibig din sabihin nito, kumukon sila, kinikilala nila ang diktadorya. Diba? Laban sa demokrasya. Kaya ngayon was tapon. Bagaman sa Ilocos Norte lang idedeklara ang holiday, sabi ni Rosales, hindi pag-aari ng mga Marcos ang probinsya at may karapatan ang mga nakatira roon na malaman ang totoo. Panawagan ni Rosales sa Senado at sa kabataan. Ako'y nananawagan sa Senado na huwag naman sanang tularin itong Kamara ng Representantes na hindi nag-iisip. Panawagan ko sa mga kabataan at alam kong bukas ang kaisipan ng ating mga kabataan. Huwag na huwag kayong papasok niyan, maniniwala dito sa historical revisionism. Sa ngayon, wala pang kaparehong panukalang batas na nakahain sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, lahat naman ng bills na manggagaling sa Kamara ay mabibigyan ng pantay-pantay na pagkakataon na maipasa. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Pagpasok ng Bear Months, hindi lang si Jose Marichan ang bumida online. Nang invade rin ngayon sa social media ang mga avatar. Ava trending at talagang kinaliwan ng maraming netizens ang digital cartoon version ng kanilang mga sarili. At pati nga mga kapuso ng mga celebrity at personality, hindi rin nagpauli sa tinatawag na avatar craze. Sila'y tinutukan ni Oscar Hoyda. Isa ka ba sa mga nagising na lang noong isang araw at nagulat nang halos lahat ng mga ka-FB mo, nag-mistulang cartoons na? Ava, ava, ava? Avatar daw ang tawag dyan. Hindi ang avatar na yan. Ang avatar na ito ay ang bagong pakulo ng Facebook na nilaunch noong September 1, kung saan maaari ka nang makagawa ng digital cartoon version ng inyong imahe mula sa estilo ng buhok, body shape, kulay ng balat hanggang sa tipo mong outfit. O diba? Ikaw na ikaw! Aanin mo pa ang mga emoticons
when you can be your very own emoji. O para mas timely, may face mask pa. Kaya naman di katakatakang kinababaliwan ito ngayon nating mga Pinoy. Aminin nyo, bukod sa pagsilip nyo si Marichan, o diba, mga avatar ng kaibigan ang laman ng timeline ninyo. Gumawa ako ng avatar kasi syempre tayo mga Pilipino, kung anong uso, diba, sumasakay tayo kagad. Syempre natutuwa ako kasi may bagong napaglilibangan yung mga tao besides the chores that they need to do in the house since everyone's home. Eh pati nga mga big stars na hinahangaan natin, may avatar na. Gaya na lang ng mga kapuso natin sina Jennylyn Mercado, Ruru Madrid, Ken Jan, Tina Panganiban Perez, Nelson Canlas, and syempre, papahuli ba naman ang kapuso mo, Jessica Soho? Yun nga lang, minsan kahit anong pilit mo, sadyang hindi mo makahawig ang avatar mo. Kaya yung iba, kundi sobrang ganda at gwapo. Yun, ganito yung mga lumabas na avatar, kaya gumaya din ako. Kaya lang, ang hirap, medyo tumagal din ng 30 minutes nung una kong sinubukan. Kaya lang, ang pangit, hindi ko naging kamuka. Tingnan mo. Eh, itong araw si John Patrick, naluhat nilubugan na ng araw, di pa rin ma-achieve ang avatar look na nais. Gumawa po ako ng avatar sa Facebook po kasi po nauuso po siya. Kaya lang po, kahit ano pong gawin ko talaga, hindi ko makuha yung itsura ko sa avatar. Yung kutis ko lang po talaga yung nakuha. Eh sa sobrang lungkot, ayun, eh may panawagan pa. Sana ayusin naman po ng Facebook yung avatar po nila. Para naman kahit pa kami, makakamukha naman po kami mga ganitong itsura ko po. O diba, kasalanan pa ngayon ni FB. Pero ka-avatar, oks lang yan. Di mo man makahuwig ng gusto ang avatar na nilikha mo. Ang importante kahit papaano, medyo naaliw ka naman sa paggawa nito. This pandemic kasi caused so much negativity and chaos that we need something different. Aba, tara na! O heto, kamukha ako na ba? Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ayan, mas gwapo si Oscar kasi sa avatar niya. Oh, naman! Marunong ka. At yan, ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso, maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.